Good morning, guys. On the way kami papunta sa Liliw, Laguna. Tutor dami kayo doon sa Brenna's Farm sa may Liliw, Laguna. So, eto na po kami. Papasok na kami sa parking area nila. Ang pinaka parking area nila ay dito lang din sa gilid ng kalsada. Sinakop na lang nila yung kabilang lane. Bale, total wala naman masyadong nadaan na mga sasakyan. Hindi naman crowded masyado, kaya dito lang nila pinapark yung mga sasakyan. Meron lang isang taga-assist na parking guide para maiayos lang ng konti yung pagkakapark ng sasakyan. So ang ginawa namin ay pinadiretso niya kami at tumingin kami ng kung saan kami makakaikot pabalik doon sa parking area. Kailangan yung unahan yung nakaposisyon. Kaya yung guide kanina sinabi niya sa amin na ikot na lang kayo para may park ng mabuti yung sasakyan. So ayan, nakaikot na kami. Ngayon ay maghahanap na kami ng bakante na space para sa parking area. So yan po. Kung makikita nyo, sinisenya sa kami ng guide. Ayan. So tinanong ko natin kung babayaran. 20 pesos lang naman ang parking fee. So sabi niya mamaya-maya na daw ang bayad at mayroon daw mga kolekta sa amin. So, ayan po. Eto na. Paakyat na kami sa paglampas na namin sa pinaka-counter nila, information. Eto na, paakyat na kami sa, ito na mismo ang start ng Brenna's Farm. So, ito yung pinaka-entrance. Bukod sa information, ito na yung pinaka-entrance. So, nandyan si Mrs., nandyan din yung panganay ko, si Misha at si Ate May. So yan, medyo elevated na yung lugar na to, kaya kung gusto nyo mamasyal dito, guys, ay kailangan prepared kayo sa katawan nyo. Dapat hindi kayo pagod kasi aakyat kayo sa elevated area. So yan, dito doon sa bandang kaliwa mayroong silang nilagay na parang temporary na hagdanan. Or just in case na umuulan siguro o medyo madulas, lalo na yung may mga sapatos kasi minsan na madulas o chinelas. Eh, doon na lang kayo aapak doon sa may inilagay nila na temporary na hagdanan na yon. So yan, hindi pa naman masyadong yung area sa ngayon. Hindi ba talaga totally developed? Pero marami pang pwedeng i-develop tong area na to. Pero maganda na rin siya. Maganda na rin siya na napasyalan. Marami na rin marami ka na rin makikita ang mga rare view sa dito sa loob mismo ng farm. Pwede rin naman magdala ng pagkain, pwedeng magdala ng tubig para kahit paano ay makatipid ng konti. So yan. Yan na, nasa tuktok na kami halos ng bundok. Mayroon din silang yung katulad niya, may swing sila doon. Open naman, wala namang tour guide dito sa wala namang tour guide dito sa taas. Kung saan niyo lang gustong pumunta, doon na kanya-kanya na kayo ng dito. Kanya-kanya na lang kayo ng pwedeng puntahan. Kung saan. Maganda rin yung view, maaliwalas. Walang pollution, walang noise pollution. Pumunta kami rito ng mga bandang siguro nasa 3:30 o 4 o'clock na yung time na to. So ito, paakyat ulit. Safety naman umakyat kasi ang nilagay nila na pagkakatimpla ng semento ay rough siya. So kung nakikita nyo yung pinaka nila doon, anong tawag doon? Chapel ba yun o ano? Yan, may mga bisita din na medyo mo sa oras na to ay marami-rami din ang mga bisita dito. So yan po, guys, ito na po yung mga ibang parts dito sa Brenna's Farm dito sa may Liliw, Laguna.
ayun yung mga ibang bisita. Bale ito, paakyat pa rin ako ng paakyat. So nandyan din yung sunflower na ano nila design. Yun, paakyat pa rin. Kaya kung kayo ay nagpaplanong pumunta rito, maganda kung well prepared kayo, kasi tulad ko din ay nabigla din ako dahil yung hindi ko akalain na aakyat siya pala ng ganito kataas dito. So yan, yung maraming hagdanan ang inyong tatahakin dito. Ang ganda ng view, makikita mo yung ano, overlooking ka sa ano na siguro yan, Los Baños o Calamba. Medyo malamig ang simoy ng hangin sa mga oras na to. So yan yung nakikita nyo, yung mga ibang mga ano din, mga namamasyal. Yan, todo ano ba yung ba, todo Japorms. Kanya-kanyang pormahan. So ito yung ano, yung half moon ba ang tawag dito, half moon. Yan, maraming nagpi-picture taking diyan banda. Ayan yung mga fans. Hi fans. So ayan, yung pagpi-picture naman dito ay kanya-kanyang pila na rin. Una-unahan na lang, o pwede rin naman kung sino yung mauna, first come first serve na lang. So ayan po guys, bali ganyan po siya kataas, elevated. Elevated talaga yung lugar. Kaya kung mamamasyal kayo dito, kailangan yung as much as possible yung sapatos nyo, chinelas ay hindi siya yung madulas. Kailangan kung mari may ano, may spike siya. Dahil talagang maano yung area, mataas. Pwede rito ang mga mag-boyfriend, yung mga gustong mag-date, yung mga gustong makita ng bagong view, bagong scenery. Pwede rin pang pamilya, katuwaan lang. Pwedeng sa mga magbo-birthday na gusto lang ay maka-sightseeing. So pwedeng pwede rito. Marami rin kayong makikitang mga bilihan dito ng malapit na bilihan ng chinelas, mga liliw. Isa rin ito sa pinagmamalaki ng Liliw Laguna, yung magagandang pagawaan at quality ng mga chinelas nila. So ito guys, yung pinaka ang tawag, chapel ba ang tawag nila dito. So may prayer room sa loob. Habang nagmamasid-masid kayo dyan ay may maririnig kayo na music. Dito rin ang sindihan ng kandila. Dito kayo pwedeng magdasal. Dito kayo pwedeng magpasalamat. Dito kayo pwedeng kung ano man ang plano nyo sa buhay ay pwede nyong sabihin dito habang inyong tinitirik ang kandila dito sa lagayan. Pili na lang kayo kung ano, kung saan space nyo gusto. At kung may mga favorite na kulay kayo, yon ang ititirik nyo na kandila. So, pali dito na yung pinaka mataas na area dito sa Brena. Nandun yung bell. Pwede nyong testingin. Pwede nyong batangtangin. Andyan, may mga nag-picture taking dito sa taas. Maaliwalas ang area, maganda, presko ang hangin. So meron ding swing doon. So dito may mga upuan. Pero maganda rin sana ano kung may nagtitinda dito ng merienda o kahit tubig man lang, para kahit papaano eh may libangan din yung ibang ano. Pwede ring maglagay ng konting ano, konting libangan, ganoon. Sabagay, siguro pagdating ng panahon. Ito naman yung bababa na tayo sa may ano ulit, hagdan. Dito nilagyan nila ng
ng ano yun, plastic na ano na mga bulaklak doon sa gilid. Yun ay may ilaw-ilaw sa gabi. So ito, pababa na tayo ng pababa. At pupunta tayo dito sa pinaka waiting shed nila o sa lakot ba to. May nakasulat na alikabok. Dito naman banda, oh yun yung landscape rock landscape. So dito rin banda makikita natin dito yung kung gusto ninyong mag CR. So mayroon din silang maliit na bahay para sa comfort room na ginawa. So dito naman may shade dito. Pwede rin kayo diyan magpahinga. Mayroon ding kung gusto niyo mag picture taking dito sa bandang doon sa bandang kanan, mayroon din doon. May sunflower din. So nandoon yung swing. Yan, nilagyan din nila dito ng ano ulit, hagdan doon. Ah, ito yung sunflower na tinutukoy ko kanina. Ay, so yan guys, yan ang mga makikita nyo kung sakaling kayo ay makapasyal dito sa Brenna Farm. So ang Brenna Farm ay matatagpuan dito sa paglampas ng Liliw Bayan. Dire-diretso pa kayo konti, mga siguro mga 5 kilometers pa mula sa bayan ng Liliw. So kung mapapansin nyo guys, napakagandang lugar. Napaka green, napaka fresh. Hindi lang fresh sa mata, kundi fresh din sa paghinga. Nakaka-relax. So kung plano nyo pumunta rito guys, sa labas naman mayroon kayong makikita ng ano doon, restaurant. Malapit lang, katapat lang ng Brenna's Farm. So ayan yung pinaka-entrance niya. So maraming salamat guys sa panonood at titingnan ko muna yung anak ko na nandun kasi yung time na to bawal daw makyat ang mga bata. So sisilipin ko siya muna doon sa pinag-iwanan namin kanina. Ito naman yung parking space para sa mga motor. Yan, nasa labas lang. Kahilera din ng mga sasakyan doon sa may bandang dulo. Nandun naman yung mga sasakyan. So maraming salamat guys sa panonood. At ito yung mga ibang kuha namin na litrato dito sa loob ng farm ng Brenna. Hanggang sa muli! Hey, Miss People! Kembali lagi bersama saya, Fabri Hanks. Welcome!